Alright guys, so hello guys, ako si Randy. Shout out sa Pinoy Pedal Board at lagi akong sinusuport o ina-approve sa mga post ko. So andito tayo ngayon dahil, dahil ituturo ko sa inyo ano ba ang budget meal na recording dito lang sa bahay. So for example, gusto mo lang mag-record ng mga sample mo or demo mo. No, ituturo natin ngayon to. So stay tuned. At bago ang lahat, please subscribe, like sa page ko. At sama nyo na rin yung bell or notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video. So yun, ano nga ba ang kailangan natin para sa cheap again, cheap recording setup or equipment na kailangan natin? Una sa lahat, kailangan natin ng mic. Siyempre, mic. Okay? Again, itong sa chip na to, hindi natin kailangan ng mic condenser. Dynamic mic, kasi gagamit lang tayo. Yung gagamitin natin ng interface, chip version siya. So, hindi siya XLR. TRS, ano lang siya, or 1/4 jack. Or PL. Yan, yung dulo ng mic na kailangan natin. For example, itong XLR na to, ang kabilang dulo niya dapat PL. Okay? So, ito na. Ang next natin na gamit is kailangan natin ng earphone. Earphone. Bakit? Siyempre, para makapag-monitor ka sa iyong nire-record. Any earphone, pwede. Kasi nga, nandito tayo sa cheap version ng recording natin. Ako, ang ginagamit ko minsan, ito lang. Sa aking cellphone. Yan. Maganda naman to. Flat. Flat equalizer yung nasa earphones ko. So, konting-konti lang yung bass power niya. Kaya ito yung ginagamit ko pang mix. And then, ito na. Nauso to way back like 12 years ago. At nagigilty ako bakit tinapon ko yung ganito ko before. Pero nakabili ako, nakascore ako sa Shopee. For worth, dati 1,800 to eh. Ngayon, nasa 200 plus na lang. Ito na. Ito yung gagamitin natin interface para magkita yung instruments natin, yung mic natin, pati yung computer natin or yung laptop na gagamitin natin for recording. Ayan. Guitar link. Ayan, nakita nyo ba guys? Ayan, USB guitar link. USB siya. Ano naman trabaho nito? So, kung makikita nyo dito, ayan. Siyempre, guitar link nga yan. So, guitar dito, papasok mo dito yung guitar mo tsaka yung earphones mo. But wait, there's more. Pwede mo siyang gamitin sa dynamic mic. Alright, yan. Oh. Meron siyang monitor volume and then yung high and low kung gusto mong malakas ang pasok sa computer mo or mahina. Ako, lagi ako naka-high. Okay? So, ito na. Sasaksak na natin. Saksak na natin. Nakasaksak na siya. And then, syempre, yung next target natin dyan. Yung next target natin dyan is paano ba natin mapapatunog? Yun yung number one point dito. So, kakat ko lang to and then nilipat ako sa interface ko para malaman natin kung gumagana ba to. Okay? So, yun nga guys. It's good to be back. No? Andito na ako ulit. Connected na yung aking gitara sa guitar link, kaya nag-wireless ako para di masyadong magulo. Magulo ng office ko, sorry. And then yung aking earphone, direkta ko to sa aking speaker, computer speaker. Ayan. So ito na. Ito na yung software na kailangan natin. Maraming nagtatanong, minsan daw may latency issue, ganyan. So, ayan.
Andito na tayo ngayon, dito na tayo papasok. Download tayo, punta tayo dito. Tandaan nyo to guys ha, pero lalagay ko na rin yung link. Type nyo ASIO for all. Na-download nyo yan. Hindi ko na kailangan i-download kasi na-download ko na siya. Pero sige, download natin ulit para sure. Okay? Hindi ko na kailangan i-install kasi nandyan na yan. Alright, so next. Pwede tayong ang ituturo ko sa inyo, no, meron na kasi akong ano dito, software, yung Cubase. Pero any of us, pwede naman gumamit. For example, Audacity yung kailangan, Audacity yung i-install mo or kahit anong recording software. Pwede yun, Audacity, free yun. So ito na, bago ang lahat, cancel ko muna to. Punta ako sa device, device setup. Supposed to be hindi yan yung nakaano, ito yan yung default na nakalagay. Yan, ASIO Direct Full Duplex, which is yan yung nangyayari. Kaya nagkakaroon ng latency. So palitan mo siya ng ASIO for all. Switch mo lang. And then okay. Then dito sa baba, punta ka dito. Control panel. Madedetect niya yung USB natin, which is ito. Unclick mo lang lahat yan. Hindi mo kailangan. Ito, hayaan mo lang dyan. Usually, ang default niyan, ganito itsura. Click mo lang tong wrench. Click nyo to. So, ibig sabihin niyan, dyan yung in and out na ng recording natin. Which is yan yung guitar link. So, close ko na to. Again, punta tayo sa devices. VST connection, which is, pag click mo to, no, dahan-dahan na, output, which is dyan yung papunta yung speaker, madedetect na siya ng software natin. So, gawa tayo ng sample recording. Check. Ayun na siya. Makikita na siya. Click mo itong monitor. So una, wala siya, di ba? Wala siya. Pag in-click ko itong monitor, lalabasin dyan. So yun. Yan nga yun, guys. So pwede na tayo mag-record. Ganun lang kadali. So, record natin to. Tapos, gawa tayo ng isa pang track. Ito yung gamitin natin. Record ulit. So pag pinili mo yan, ayan siya guys. So yun, napakadali, di ba? So sobrang dali kung meron tayong narinig, syempre guys. Diba? So yun nga guys, diba? So sana may natutunan kayo. At yun lang, para lang malaman natin kung ano yung kailangan natin sa chip, what we call this, chip na recording equipment at software. So pasensya na, masyadong maiksi. Kasi ayoko na sobrang haba na tutorial. So again, itong ano-ano kailangan natin, no? Syempre itong ating guitar rig. Guitar link. Yes.
Guitar Link. Yan, Guitar Link. Kailangan natin dynamic mic. Hindi ko pa na-testing yung dynamic mic, pero nakikita nyo siguro yung theory. Pag sinaksak nyo, sir, hindi ko kasi siya pwedeng gamitin kasi ito yung ginagamit ko ngayon sa recording. Saksak mo lang doon, tapos track, gawa ka lang ng tracking. And then after that, pwede ka na makapag-record. So paano guys? Ako, si Randy. Sana magustuhan nyo itong tutorial ko, ang aking quick tutorial kung paano magkaroon ng recording, na cheap recording software and hardware. No? Again, huwag nyo kalimutan yung ASIO for All. Yun lang guys, kasi yun yung magagamit nyo at malaking tutulong sa'yo para mawala yung latency or delay ng instrument papuntang computer. Alright guys, see you on my next video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ko na. Thank you.